Muling nagbabalik ang inyong lingkod, Mr. Kwento. Papuntang bakasyon itong si Jeff, at sa Bicol ang kanyang naisipan na puntahan para makita na din ang isa sa mga bulkan sa Pilipinas, at iyon ay ang Bulkang Mayon. Nang makapag-check-in na ito sa naturang lugar, ay agad siyang lumabas upang ipakita sa kausap niya ang Bulkang Mayon. Pero naagaw ang atensyon niya sa isang babaeng nagsusuka at mukhang tinamaan yata ng hangover. Nagmamadali naman siyang nagpaalam sa kanyang kausap upang puntahan sana at tulungan ang babae kaso wala na ito at tanging mga sinuka na lamang ng babae ang nadatnan niya. Nagpatulong naman siya sa lalaking ito na nagngangalang Abner, kung saan ay pagmamay-ari nito ang naturang bahay, at tinanong niya kung saan pwede makakakuha ng makakasama niya para sana sa paglilibot. Kaso nakiusap naman si Abner na kung pupwede ay ipagpabukas na lang nila dahil raw sa masama ang pakiramdam ng sana'y magiging tour guide niya. Pabor naman iyon kay Jeff kaya nagrenta na lang ito ng bisikleta at nilibot na lang ang paligid. Inabutan na siya ng gabi hanggang sa tawagin siya ng isang grupo na nagiinuman. Ang babaeng ito na nagngangalang Lizzie ang tumawag sa kanya, at tinatanong siya nito kung ano raw ang sinabi ng Pipi sa kapwa niya Pipi. Natawa naman siya nang dahil sa tanong na iyon ngunit sinakyan pa rin niya ang trip ni Lizzie at nasagot naman niya ito ng tama. Dahil doon, tuwang-tuwa ang lahat lalo na itong si Lizzie kaya pinaupo na nila si Jeff at pinatagay na nila ito. Hindi naman siya sanay uminom kaso mapilit sa kanya itong si Lizzie na halatang lasing na. Dahil sa kalasingan, kung ano-ano na din ang pinagsasabi nitong si Lizzie sa kanya. Paulit-ulit na din ang mga sinasabi nito at nag-thank you at nag-I love you pa. Abay matindi, nag-alisan tuloy ang mga kasama nito at nang akmang aalis na rin sana siya, ay pinigilan naman siya nito. Kaya wala tuloy siyang nagawa kundi samahan ang babae at ipagpatuloy ang inuman. Mukhang sinuwerte naman itong si Jeff dahil sumandal-sandal pa si Lizzie sa kanya at yamakap-yakap pa. Hanggang sa hindi na niya alam ang kanyang gagawin, dahil sa tinulugan na nga siya ni Lizzie. Hindi naman niya kayang iwan ang babae kaya sinamahan na lang niya ito, at doon na rin siya natulog. Kaso paggising niya kinabukasan, ay wala na si Lizzie sa kanyang tabi. Nang makauwi na siya, ipinaalala naman ni Abner na okay na ang kanyang magiging tour guide. Kaya nagmamadali na siyang pumasok upang maligo at makapaghanda. Hanggang sa hindi niya lubos akalain na si Lizzie rin pala ang magiging tour guide niya. Kaya habang binabagtas nila ang daan, dito na pinag-aamin ni Jeff ang mga pinaggagawa ni Lizzie sa kanya ng nagdaang gabi. Na ginoo raw siya nito ng gabing iyon. Naghihingi naman agad ng sorry itong si Lizzie at hindi raw niya maalala pa ang kanyang mga ginawa. Para daw makabawi, ay sisiguraduhin daw nitong magiging masaya ang kanilang paglalakbay. At tinupad naman iyon ni Lizzie. Naging masaya nga ang kanilang paglilibot, at naging masaya rin ang kanilang pagsasama. Habang kumakain, ay nagpapaturo pa itong si Jeff sa lengguwahe ni na Lizzie. Napadpad rin sila sa isang simbahan, at nagsimula namang magdasal itong si Jeff habang tinatitigan naman ito ni Lizzie. At nang makauwi na sila, natatawa naman itong kaibigan ni Lizzie na si Kring, dahil naalala nito ang mga pinaggagawa ni Lizzie kay Jeff nang nagdaang gabi. Naisumbong niya tuloy iyon kay Abner at hindi naman ito nagalit bagkos ay tinanong nga niya si Jeff kung may magagalit bang ibang babae. Wala naman ang isinagot ni Jeff, na ikinatuwa naman ng dalawa. Kaya pagsapit ng gabi, tuloy na naman ang inuman. Napalapit na din ang loob ni Jeff sa mga iba pang kaibigan ni Lizzie. Hanggang sa pagpakwentuhin siya ng mga ito tungkol sa mga ginagawa niya sa buhay. At doon naman sinabi ni Jeff na isa siyang seminarista. Nagulat naman ang lahat, at halos mabulunan naman itong si Lizzie sa narinig. Inilayo tuloy ng mga kaibigan niya ang mga alak, na ikinatawa naman ni Jeff. Sinabi niya agad sa mga ito na hindi pa siya pari kaya wag daw nila itong tawaging father. Binalik naman ang mga alak at tuloy ang inuman. Hanggang sa halos hindi na makalakad itong si Lizzie dahil na naman sa kalasingan. Bigla namang natigilan si Jeff at hindi niya lubos akalain na maihiyan siya ni Lizzie. Kaya kinabukasan, agad namang humingi ng tawad itong si Kring dahil sa ginawa ng kaibigan. Ganoon daw talaga kasi, kapag nalalasing ng husto si Lizzie. Malakas raw talagang uminom, at talo pa raw nito ang mga kalalakihan sa kanilang lugar. Binansagan nga rin daw itong Madam Oregon dahil sa lakas nitong uminom. Kahit ipagtanong pa raw niya para siya'y makasiguro. At iyon na nga ang ginawa ni Jeff, nagtanong-tanong na ito at mabatid, na totoo nga ang mga sinabi sa kanya ni Kring. Habang itong si Lizzie naman, ay hindi na maipaliwanag ang kahihiyan na kanyang ginawa, nang aminin sa kanya ng kaibigan ang ginawa niya kay Jeff.
Sakto naman na dumating itong si Jeff at lalapitin sila kaso mabilis namang lumihis itong si Lizzie dahil raw sa wala na itong mukhang may haharap sa binata. Naguguluhan namang napatanong tuloy itong si Jeff. Pasilip-silip tuloy itong si Lizzie sa kanya at hindi magawang makalapit, kung kaya't nag-iwan na lamang ito ng kapirasong papel, na ang mensahe ay humihingi ng sorry. Agad naman bumaba si Jeff at siya na ang lumapit kay Lizzie upang ipaalam na hindi iyon big deal sa kanya. Humarap naman si Lizzie kaso nakapikit pa rin ito. Pinipilit naman ni Jeff na imulat na nito ang mga mata hanggang sa magkatitigan na silang dalawa. Nagpatuloy ang masasayang pagsasama ng dalawa. Nagawi rin sila sa isang kuweba, at pinasok nila iyon. Natanong naman bigla ni Jeff itong si Lizzie kung ito ba'y naniniwala sa Diyos. Sumagot naman ang oo si Lizzie, pero hindi raw siya nito paborito. Napangiti naman si Jeff sa sagot niyang iyon hanggang sa yayain na siya nito para daw tignan ang sinasabi nilang kamay ng Diyos sa loob ng kuweba. Habang magkasama na naman ang dalawa, nagtanungan ang mga ito tungkol sa mga masasakit na nangyari sa kanilang buhay. Unang nagkwento itong si Lizzie at sinabi na yung malaman niya na pangalawang pamilya lang pala sila ng kanyang ama. Habang para dito naman kay Jeff ay tungkol naman sa pagmamalupit sa kanya ng kanyang ama sa tuwing nakakagawa siya ng kamalian. Hanggang sa malaman at makita iyon ng kanyang ina kaya nilayasan raw nila ito at aminin sa kanya na hindi pala niya ito tunay na ama. Nadatnan na naman niyang nagiinom itong si Lizzie at nagiiyak pa, dahil sumasariwa na naman sa alaala nito ang kanyang ama. Dito ay malalaman na niya ang dahilan ni Lizzie, kung bakit halos gabi-gabi itong nagpapakalunod sa alak. Dahil pala iyon sa ama nito. Kung kailan nalalasing kasi ito, doon nagiging proud at tinatawag siyang anak ng kanyang ama. Niyakap naman niya ang dalaga upang ipahiwatig na naroon lang siya upang damayan ito. Kinabukasan, dinala niya sa simbahan si Lizzie upang ipanalangin ang mga bumabagabag sa puso nito. Habang ipinagdarasal niya ito, nakatitig lang naman sa kanya itong si Lizzie habang naliliwanagan ito sa mga sinasabi niya. Nang pauwi na sila, sinabi niya kay Lizzie na maging siya ay nag-aalala na din sa pagiging alcoholic nito. Hindi naman raw iyon ang sagot para sa mga problemang pinagdadaanan ng dalaga. Habang magkasama na naman sila, bumuhos muli ang sama ng loob ni Lizzie sa kanyang ama. Pero sa pagkakataong ito, hindi na pagyakap ang kanyang iginawad kundi nagkatukaan na din silang dalawa kasabay ng biglang pagkulog at pagkidlat, hanggang sa bumuhos na din ang napakalakas na ulan. Napigilan naman ni Lizzie ang sarili at nagawang lumayo, subalit hindi na iyon pinalampas pa ni Jeff at hinabol na niya si Lizzie. Hanggang sa hindi na nila napigilan ang kanilang mga sarili, at nangyari na nga ang dapat mangyari. Nahuli naman sila ni Abner kinabukasan, at hindi naman ito iyon nagustuhan. Kinausap nito ang dalawa dahil sa hindi ito pabor sa kung anumang relasyon ang namamagitan sa dalawa. Sinabihan niya din si Jeff, dahil nga sa pagpapari nito. Dahil sa nangyari, humingi ng tawad si Jeff sa mga kaibigan ni Lizzie at ipinaalam na din niya sa mga ito ang pagbabalik niya ng Maynila, upang sabihin na hindi na siya tutuloy sa pagpapari. Nilapitan naman niya si Lizzie at dito ay nagtapat na siya ng pag-ibig para sa dalaga. Nagtapat din naman sa kanya ang dalaga na labis naman niyang ikinatuwa. Pagdating sa airport, nangako siyang babalikan niya si Lizzie at inaasahan naman iyon ng dalaga. Pero bago raw siya makaalis, dapat ay fiancé na raw niya ito. Ayon naman kay Lizzie, pag-uusapan na lang daw nila iyon pagbalik niya. Pero mabilis namang nakapag-isip-isip itong si Lizzie kaya dali-dali nitong tinawag si Jeff na paalis na sana upang sabihin na pumapayag na itong maging fiancé niya. Kahit magkalayo na sila, hindi naman siya nakalimutan ni Jeff at pinapadalhan siya nito ng bulaklak, tinatawagan, at pinapangaralan tungkol sa pag-iinom niya. Sinabihan rin siya ni Jeff na kailangan na niyang magparehab, pero ayon naman sa kanya ay pag-uusapan na lang daw nila ang mga bagay na iyon pagbalik niya. Sana, kaso makikita na naman nating lasing na naman itong si Lizzie kasama si Kring at halos hindi na din ito makalakad sa sobrang kalasingan. Hanggang sa hindi inaasahan ang isang pangyayari. Na-comatose si Lizzie nang dahil sa nangyari. Sobrang nag-aalala na ang kanyang Tito Abner dahil sa ilang araw na siyang hindi nagkakamalay. Sa wakas, ay nagising na din siya ngunit si Jeff ang unang hinahanap ng kanyang mga mata. Subalit wala raw ito at ayon kay Kring, hindi na raw nila makontak pa si Jeff at wala na raw silang balita para sa binata. Labis naman iyong dinamdam ni Lizzie, kaya sinubukan niya ring tawagan at i-message si Jeff subalit ganoon din ang nangyari. At nang makalabas na siya ng ospital, masaya naman siyang sinorpresa ng mga kaibigan at kamag-anak subalit makikita sa mukha ni Lizzie ang kalungkutan dahil kay Jeff.
Nalalanta na rin ang bulaklak na huling ipinadala nito sa kanya. Sa kanyang muling paglalasing, ipinangako niya sa sarili na hinding-hindi na siya iinom kapag bumalik si Jeff sa kanya. Pagkatapos ay nagsisigaw ito at tinatawag ang pangalan ng nobyo. Sobrang nag-aalala na din ang kanyang tito Abner dahil sa nangyayari na sa kanya kaya kinausap na siya nito at pinangaralan. Lumipas ang ilang buwan, napag-isipan niyang umalis na lamang at magpakalayo-layo upang sa ganoon raw ay makalimutan niya si Jeff. Hindi raw niya ito makakalimutan kung mananatili siya sa lugar dahil raw sa dami ng mga masasayang alaalang nangyari sa kanilang dalawa. Kaya pagdating sa airport, bumalik na naman sa kanyang alaala ang mga ipinangako sa kanya ni Jeff. May isang lalaki naman ang nakapansin sa kanya kaya pasimple siya nitong binigyan ng tubig at isang mensahe na nagsasabing kaya niya raw iyon. Initian siya ng lalaking iyon, na nagngangalang Ben. Lumipas ang ilang taon, bumalik si Lizzie subalit kasama na nito si Ben, na nakilala niya noon sa airport, at si Ben na pala ang pumalit kay Jeff sa puso niya. Hanggang sa mag-propose na si Ben sa kanya, na hindi naman niya tinanggihan. Sa wakas, sa hindi inaasahan ni Lizzie, ay nagpakita at nagparamdam na sa kanya si Jeff. Pero makikita natin rito na tuluyan na nga itong nagpari. Halos hindi naman makakilos at mukhang napako na din sa kinatatayuan nitong si Lizzie sa sobrang pagkabigla. Ngunit kahit ganoon, nag-usap ang dalawa at humingi naman ng tawad si Jeff dahil sa kanyang mga ginawa. Hindi naman naglihim itong si Lizzie at inamin niya ang totoong mga nangyari at sinapit niya dahil sa pang-iiwan nito sa kanya. Kaya tinanong niya si Jeff na sabihin nito sa kanya ang tunay nitong dahilan kung bakit hindi siya nito binalikan. Gusto naman sanang iwasan ni Jeff na sagutin ang katanungang iyon subalit nagmakaawa itong si Lizzie at sinabing gusto raw niyang malaman ang totoo at baka iyon pa daw ang ikagagaan ng kanyang loob. At doon na nagsimulang ikwento ni Jeff ang mga totoong nangyari. Nalaman pala niya ang nangyari kay Lizzie pagkatapos niyang makapagpaalam dahil nga sa pag-address nito sa pagseseminarista. Na-cancel pa ang flight sana niya pabalik kina Lizzie pero gumawa pa din ito ng paraan upang mapuntahan at matignan ang kalagayan ng kasintahan. Ilang araw daw siyang na-comatose kaya sa sobra niyang pag-aalala, ay nagawa niyang sumbatan ang Diyos at sisihin sa mga nangyari. Pero mabilis din itong naliwanagan at agad din itong humingi ng tawad. Dito ay nanalangin siya na pagalingin na niya si Lizzie, at naisip din niyang baka senyales iyon ng pagtalikod niyang maging isang mabuti sanang pari. Dahil doon, nangako siya sa harap ng altar na babalik siya sa pagseseminarista pagalingin lamang niya si Lizzie. Isang magandang balita naman ang bumungad sa kanya nang sabihin ng mga doktor na bumubuti na raw ang kalagayan ni Lizzie. Pero kasabay ng magandang balitang iyon, ay nagpaalam na si Jeff upang tuparin din ang mga sinabi niya sa Diyos dahil sa pagtupad nito sa kanyang mga dasal para kay Lizzie. Halos madurog naman ang puso ni Lizzie nang marinig lahat iyon kay Jeff. Naputol lang iyon nang biglang magring ang kanyang cellphone at si Ben iyon. Kaya nagpaalam na siya kay Jeff upang puntahan na ang nobyo. Hanggang sa maganap na ang kasal nina Lizzie at Ben, at ang paring magkakasal sa kanila ay walang iba, kundi si Father Jeff. Nang matapos na ang kasal, makikita natin rito ang pagpigil ni Father Jeff sa kanyang mga luha, na kanina pa gustong umagos. At dito na nagtatapos, ang ating kwento. Maraming salamat, at mabuhay ka hanggat gusto mo kaibigan.